Sayo. Palagay mo, ito isa sa pinakamalaki mong laban. So, anong masasabi mo? Ah, unang-una po, ang masasabi ko, ang pagsalamat ako sa Panginoon, binigay niya sa akin sa opportunity at nalaman na sa boss ko, yung si Manangit, San Man, promotion, Sean Gibbons, Manny Pacquiao, nagpapasalamat ako sa lahat na tumulong sa akin para mabigay sa akin itong laban na ito. Kamo sa pakiramdam mo ngayon, papasok ka dun, kumbaga sa lungga ng Leon ni Naoya, medyo may konti ka bang ba? May konti ka bang, anong feeling mo eh? Ngayon po bago sa atin yung adumayo sa baluarte ng kalaban. So, of course, normal naman yung kaba, tsaka maganda yung kaba, yung bibigay ng magandang energy. Tapos, sabi nila, maganda ito yung mental frame of mind mo. Kalmado, medyo may kumpiyansa. Pagkatapos ng workout sa bagay, ano masasabi mo sa workout, yung training camp sa bagay? Maganda yung training camp namin doon. Tsaka, of course, maganda doon kasi high altitude, tas malamig. Tulad lang din ng Japan. So, maganda. Tsaka, wala naman po kung dapat alalahan. Ano pa kung ginawa sa training mo na hindi mo ginawa dati? Na ginawa mo yun dahil si Naoya na ginawa? Opo, marami. Makikita na lang namin sa loob ng ring. Hindi na natin kailangan ang tali. Yung sparring mo mula Las Vegas hanggang dito, nakailang rounds ka po sa team mo? Ang dami. Kasi nga Naoya inuwi yung balapan ko. May 200 rounds? Pag ganyan siguro. 3 months na siguro ako mag-inquire. Kung may nakikita kang weakness ni Inoy, although undefeated siya, ano yung nakikita mo medyo may bentay ka ng konti sa kanya? Although, aside from being outside? Bentahe? Siguro, mas gwapo siya ng konti sa akin. Pero senyor, yung advantage mo na nakikita mo sa kanya? As tingin ko, hindi ako takot na kanya. Kasi yung nakalabi ito. Mali ba yata kayo doon ay nangito? Wala, takot naging takot. Nakausap si Nangito. Nagkaroon ka ng chance makausap si Nangito. Opo, nakausap ko si Nangito last nung laban pa namin ni Ahmad Ali. Yun, nagbigay siya sa akin ng bayan. Nung nakalaban kami ni Ahmed Ali, hindi pa kami nag-schedule dito. Pero yun, nag-guess sa akin magpayo kasi nakita kami din sa Top Rock Gym. Anong payo niya kung dito sa paglaban mo kayo noon? Ano yung payo niya sa akin? Sabi niya, dito sa isang video na nakita ko na huwag lang kumpiyansa at saka, of course, Jane Hart at saka last lap na kamay. Mistaken si Naoya was this week lang, part ng mahabang statement, the words na sabi niya, I'm afraid. Tumas na lang. Opo lang, siguro nga pa-afraid. Pag sinabi niya hindi siya afraid, hindi siya takot. Robot siya. Normal lang yun. Pero yung maganda kasi yun yung nagbibigay ng excitement para sa akin. Kung mo pasok lang? Mag-port niya sa akin. Ayun, ilang? 7, 8? Ang mga ganyan po, around. So, considering na pareho kayo may sinto, talaga yung matatapos ko? O entire 12 rounds? O may tutumba sa inyo? Adder siya, orang po. Para matatapos ng tumbahan talaga. Marlon, sinabi ni Sean, no? Pumunta ka ng Tokyo, hindi mo feel ng underdog ka, champion ka, kahit na, kumbaga sa betting ads, medyo dehado ka. Saan mo nakuha yung kumpiyansa na papasok ka ng bilang kapitan, hindi underdog? Sa lahat naman po ng diet ko, ay underdog ako. Tapos, wala nyo yung pakita ng mga ads na yun. Basta alam ko sa sarili ko na yung training pa, preparasyon ko, at saka yung sarili ko, kumpiyansa ko sa sarili ko. Gano'ng kahalaga na makuha mo yung respeto ng buong boxing world sa laban? Para sa akin, mahalaga kasi of course, bilang marami din ang sabi ko. Pero para sa akin kasi wala akong dapat patunayan sa kanila sa sarili ko. More than dun sa course na makukuha mo? No. Okay, talaga.